Ahoy! Kamusta mga Repapits? Nandito naman tayo sa inyong gurong Lasengo. Another fucking day, another fucking drunk person ang nakikita mo ngayon. Okay, sa video na to ay gusto ko lang sanang liwanagin ng mga bagay-bagay. Katulad ng good example, ako yung baka ng inang guro ninyo na Lasengo, pero I make big sense sa kada kaisipan, kamalayan, puso ng maraming Pilipino globally, lalo na OFW. Ako yung guro na hindi katulad, o ako yung hindi ako katulad ng typical na guro na nakikita nyo, nababasa nyo everywhere online o ulto mo sa newspaper o magazine. Hindi ako katulad ng conventional or traditional na guro, katulad ng kung ano man yung common na kilala o nalaman ng maraming tao. Alam niyo ba, bago ka magbibideo ng gito, i-on mo muna yung yung aircon. Tangin na kinis sa loob ng kotse. On muna natin, tangin na niya, para magkaroon tayo ng aircon. Patayin natin yung konti ito dahil hindi sa akin yung yan. Ito magandang sound trip, which is aking original na material mula lyrics all the way to beat o instrumental. So ngayon, patayin nga muna natin ito para nalilito ako sa mga kanta na yan. Tingnan natin, shoutout naman dyan. Oh sige, shoutout naman dyan. Oh, na shoutout na kita, ha? Good evening. Ano maganda sa gabi? Alam niyo ba, minsan kasi meron kaming transaction na ginagawa. Kumain kami sa Max. Ang sabi doon, good afternoon, sir. Sinagot ko. Alam niyo naman ako, si Raulo ko. Anong good sa afternoon? Anong good sa afternoon? Ngayon, hindi masyadong naapag-value ng time, o talagang totaling hindi marunong mag-value ng time yung empleyado. Kasi sabi niya, mahinahan na kaysa cheerful ko no. Good afternoon, sir. Sabi ko naman, anong good sa afternoon? Anong maganda sa good afternoon? Anong maganda sa hapon ngayon? Tinignan ako mula ulo hanggang pa nang matapos ko sabihin, ano maganda sa hapon ngayon? Pero matapos ko sabihin, ano maganda sa hapon ngayon? Tapos tumawa lang ako. Pero bago ako tumawa, o yung bago ako tumawa mismo, tinignan ako mula ulo hanggang paa. Etong empleyado na to, parang nadaan siya ng emosyon. Nakisyo, ang yabang naman putang inang tong tao na to, mukha naman basurero. Mukhang basurero, mukhang addict, and then this fucking guy trying to ask me like, what's good in the morning? Or what's good in the afternoon? Ano maganda sa hapon? Di ba? Kung marunong mag-value ng time yung empleyado na yun, dapat ang sasagutin niya, sir, ang maganda ngayong hapon ay dumating kayo dito sa aming Max branch. Dumating kayo dito sa Max upang kumain, magtanghalian. Ang good for today, ang good for this afternoon is kami ay maghahandog ng pinakamasarap niyong lunch. Good thing sa hapon na to ay kayo ay amin naging customer, and we are fucking pleased to offer you our fucking goods and services. Ha? Tang inang yan. Kaso nadaan ng emosyon yung mga kupal na trabado, which is expected ko nang madadaan sila ng kanilang emosyon. It's a good example how to test the mind's attitude and character or psychology, thoughts and vision, at saka mga think out of the box and fill in the blank na thinking na isang common Filipino. Good afternoon, sir. Anong maganda sa hapon? Anong maganda sa hapon? Tangina, nadaan sila ng emosyon. Nabastosan sila sa akin. Pero kung nag-iisip sila ng tama, it's not so rude. It's not literally so fucking rude.
Noon sinabi kong, ano maganda sa hapon? Ano maganda sa tanghali? Natawa lang kami, kasama ko assistant ko, kasama ko yung ilang kasama ko noon. Sabi ko, good afternoon. Ano maganda sa tanghali? Ano maganda sa good afternoon? Babae tsaka lalaki, tumingin sa akin mula ulo hanggang pa. So no wonder, hindi nakatakataka, aabot sila ng isang taon patas bilang trabahador sa Max. Nag-aral sila ng elementary to high school to college all the way sa HRM, Hotel and Restaurant Management. Pero, naigas yung ibig ko sabihin, sa gandang lalaki, sa gandang babae, naandun ka lang to do shitty jobs. Naigas nyo, naandun ka sa lahat ng halos like isang dekada ka nag-aral. You're doing a fucking shitty job. Tapos minsan may gagong tulad ko na masyadong smart enough to ask you what is good sa afternoon. Di sila makasagot. Imbis na sumagot sila, pinakita nila ang kanilang thinking, thoughts and vision, attitude and character by looking at me mula ulo hanggang paa. Patay tayo dyan. Naigas yung ibig sabihin. Kung marunong kayo mag-value ng time, naiintindihan, naunawaan nyo ng tulay at lubos ang ibig ko sabihin. So, try to figure out. Maging matalino kayo sa analysis of psychology common sense. How the fuck can you think na sila'y magkakaroon ng ganong kayaman o pangmayamang pamumuhay sa next 1 or 2 years? Naigas niyo yung ibig sabihin? Tingnan natin yung comment. Sana maka-attend ako sa seminar ng July. Eh, nakunay po dyan naman. Naka-June pa lang tayo. Kapasok pa lang natin ng June. Pero I hope nga, sana makarating ka ng July na seminar. Lodi, shoutout naman dyan, oh. O yan, kakasabi ko lang. Lodi, shoutout naman dyan, oh. Ano ba pangalan niya? Ang labo ng mata ko. Young Sherry D. El, bala ka sa buhay mo. Sorry ka na lang, ako yung guru, hindi mo rin magbasa. Basta nasabi ko, shout out ka. Oh. Parang bali lang, you know. So ngayon, sa video na ito, ang talagang gusto kong itopic dito. May nakikita ko online. Nakin siya tinatanong sa kanya, estudyante ka ba ni Alex Sonse? Kasi kung estudyante ka ni Alex Sonse, mag-aabel ako. Up! I-try nating i-analyze yung tanong at yung emotions and response of feedback ng taong nagtatanong. Estudyante ka ba ni Alex Sonse? Kasi kung estudyante ka ni Alex Sonse, mag-aabel ako. Isang tanong, isang sagot. Lahat kayo nalulod ngayon. Pang mayaman ba nakaisipan yon o pang mahirap nakaisipan? Pang mayaman ba o pang mahirap nakaisipan? Estudyante ka ba ni Alex Sonse? Kung estudyante ka ni Alex Sonse, mag-aabel ako. Pang mayaman ba yon o pang mahirap na emosyon at pag-uutak? Pangmayaman nga ba? O pangmahirap? Comment down below. Ay, Dennis Laguna, mas madaling basahin yung pangalan mo kaya shout out from Kuwait. Magandang yaman. Ay nako, mas magandang yaman sa iyo at mas magandang lalaki ako sa iyo, Nestor. Tayo ila ba? Para sira ulo lang, no? Okay. Tawa lang si ano, edgy boy. Okay. Pang mahirap. Hoy, tangina, may tama ka. Alak na po siya, wala tayo ditong red horse para may tama ka. Diba? Poging pogi, Alex Sonse. Pa-shoutout naman from Macau. Ha 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 ha. JL Silva. Okay. So na guess nyo, pang mahirap yon. Why the fuck do you have to get the emotion and response and feedback ng kung sino tao, kung estudyante man siya ni Alex Sonse o hindi.
Wala kang direksyon sa buhay. You ain't got no sense of direction if you're trying to get the emotions or whatever shit of feedbacks mula sa ibang tao. You don't have any sense of direction. Wala ang sariling bait. Wala ang sariling decision. You are relying on somebody's emotions. Somebody's thinking. Ano yon? Sa ka nabubuhay? Sa free fucking determined life. Gets? Nagas yon? Na-rely ka lang sa kung ano pinagsasabi ng tao kay good or bad. Your fucking life lives, still living from a predetermined life. So that's considered pang mahirap na pag-iisip at hindi pang mayamang pag-iisip. Gets? Ay nako, simpleng pag-value ng time, simpleng think out of the box, simpleng fill in the blank. Whether you are inside the box or outside of the box, ha? Nagets yun? Alam mo ang tama sa mali. Alam mo ang pangmayaman at pangmahirap na thinking. Alex Onse, pangmahirap. Good PM po. Sabro, I'm a silent student watching from Canada. Huy, kamusta ang orta, orta nyo, Canada? Yung minsan yung rapper ako, bandang year 2003 and 2005, nagkaroon ng mga tropa-tropa pits sa loob ng online na kung saan taga Ontario, Canada. Na kung saan dati-rate yung masyado too fucking fucked up akong Pilipino na nakatira sa California o sa Bay Area. Ang naging output ko yung unang panahon ay pagiging rap artist, pagiging rapper. May nakilala akong kasi isang katutak na babae at isang katutak na lalaki na rap artist na kung saan taga Ontario, Canada, whatever, at iba-ibang bansa. Iyon ang naging output ko dati sa aking stress and frustration sa kabuang buhay ko. Lahat ng problema ko, lahat ng kanong klaseng hinanain ko, ibinubuhos ko sa pagsusulat ng kanta. Sa pamagitan niyo, nabili ng music ang aking kasiraan, kabaliwan ng utak by that time. Hanggang sa lumipas ang ilang panahon, medyo hindi na gumana yung ganon. Natatandaan ko yan, panahon pa ng Yahoo Messenger, panahon pa ng medyo kalainitan ng Skype by that time. Yung na ako'y nagsisilbing frustrated rap artist na kung saan ang dami ko nakilala online at medyo naging masaya ako at naiwasan ang aking pagiging baliw. Nag-guess niyo yun. Idol, may tao sa likod. Sino tao sa likod ko? Paano magkaroon ng tao sa likod? Natatakot mo yata ako. Parang natatakot naman yata ako sa ganong klaseng multo. Paano magkaroon ng tao sa likod? Kung sakala may tao sa likod, malamang kapitbahay doon sa kabilang apartment. Okay. Kaslam Amats Singboy Bagyo po. Okay. Ito tunay. Siyempre, ito ang tunay. Yung may tama. Good PM, Lodi. Mag-value ng time sa trading. Sige, mag-value sa ng time. Tingnan natin baka may tao nga sa likod natin. Whoop! Nakikinatakot pala wala sa oras ng puta. Okay, na-guess yun. Bakit magre-rely kayo kung student ba ni Alex Onse to o hindi? Kung may good or bad feedback sang tao o hindi? Ang tanong, kung may utak ba tayo o wala? Ang tanong, tayo ba'y nabubuhay sa predetermined life o hindi? Yun na lang ang iisipin mo kung marunong tayong mag-value ng time. Na-guess nyo? So kayo, pagdating naman sa usapang tuition fee, na usually, ang tagal-tagal ko nang kinalat everywhere, every fucking channels ko online, na usually kalakaran ay 6 figures, 100 to 300,000 pataas per head na tuition fee. May nakikita ako at may nababasa ako every fucking where online. Ha? Masyado na mamahal niya. 100,000, 300,000. Mas mura kay Alex Onse. Hey, masyado na mamahal niya kay Alex Onse. 3,000 dati. Geto ko lang yan. Blablabla. Butay na niya. Lahat na lang. 100,000, mahal. 100,000 to 300,000. Lalo 300,000 patas per head. Mahal. Tapos 20,000, mahal pa rin. Tapos 10,000, mahal pa rin. Na-guess niyan. Atay tayo dyan.
Ano naman pagkakaintindi natin? Minimum 2 years learning curves depende sa kokote at emotions ng tao. Kasi sinong Ponce Pilato ang pinakamatalinong guro everywhere and in the fucking planet. Kung sa dyan tanga at boboy estudyante, it doesn't matter anymore kung 1,000 peso o 300,000 to half million to 1 million ng tuition fee. Na-gets niyo yung ibig kong sabihin? Simpleng pag-value lang ng time. Alam mo ang tama at sa mali. Alam mo yung may utak sa walang utak. Alam mo yung bobo sa gago. Na-gets niyo? Tanginan yan. Alam mo ng tanga sa bobo sa gago. 1,000 mahal, 5,000 mahal, 20,000 mahal, 100,000 mahal, 300,000 pataas per head mahal. Ano, kaagad kayo sa kung sinong Ponce Pilato katulad ni Alex Sonset, 20,000 lang, mura, uy, mura. 20,000 lang, kesa naman sa 100,000 pataas, o 300,000 pataas. Patay tayo dyan! Isipin nyo, ang hindi nyo agatin ang 300,000 pataas sa tuition fee, o 300,000 to 100,000 pataas, ang hindi nyo kagatin, pang mayaman ba? O pang mahirap na thinking meron kayo? Ngayon, 300,000 man o 100,000 na tuition fee per head, ang hindi mo yung kagatin at kinagat mo yung 20,000, pang mayaman nga ba? O pang mahirap ang iyong thinking o emotions? Na-guess nyo? Usually, ang common reaction and emotion ng tao, babanatan nila yung pinakamurang halaga. Kasi ganun tayo sa ating society and culture and whatever shit of bad education system na nakuha natin sa school at sa mismong ninuno natin. Masyado tayong barat, kaya no wonder our fucking future ay ganun lang din kapur. Hindi porke tayo kita ka ng 20,000 lang versus 100,000, 300,000, kakagatay mo yung 20,000. Hindi porket may 100,000, 300,000, 20,000, chipipay, walang kwenta. Mag-isip naman tayo ng tama. Try natin iisipin, nasan nga ba yung tamang saktong pagbagsak ng utak ng pangmayaman at pangmahirap? It doesn't really mean na 100,000, 300,000 ay walang kwenta sa 20,000 tuition fee. Lalo-lalo na thinking na, hey, masyado mahal yung 100,000, 300,000, dito na tayo kay Alex Sonsen, medyo mura pa, 20,000. Patay tayo dyan! Lalong pang mahirap na pag-iisip yun. Dapat marunong kayo mag-analyze, mag-visualize, whatever shit na nakasampal sa pagmamakanin nyo. Dahil na niya, lalo na sa tulad ko, I don't fucking need to beg and please every fucking ass para lang mag-avail whatever shit of offers and services and products ko. Dahil una-una, doon pala sa isang kalakaran, it's a fucking optional. Pangalawa, I don't have to fucking beg or please any fucking ass globally. Na-guess nyo? Whether you like me or not, I still don't give a fuck. Kung di nyo ako gusto, kung di nyo ako trip, kung wala kayong believe, wala kayong much trust na pwedeng isampal sa sa ngalangal ko, I still don't give a fuck. Is it the way? Isang diskarte lang. How the fuck can you win any fucking war if you don't have or if you ain't have any fucking weapon, any fucking army? Paano? Paano ka mananalo? Paano mo nasabi? Di ba? Paano ka magiging panalo sa isang gera nang wala ka nang armas, wala ka pang soldier or army? Now, if you try to avail 100,000 or 300,000 per head the tuition fee, or like 20,000 or mas mababa pa ron, do you have any weapon? Do you have any army? Kung sakaling na-avail ka nun, i-versus natin na doon ka lang sa kaka-Google search, doon ka lang ka sa kaka-epalbura at doon lang sa mga pakanton, alam niya, pakanton ni Alex Honse, pakanton ng iba, stock tips and podcast ng kung sino-sino, Google search, kakapalod ng kung anong klaseng bullshit na motivational speaker at mga bullshit na tutorial videos na telling you like, you can, yes, you can make 6 figures, you can make 50% of your capital, 25%, 50%, whatever shit of percent yan. Patay tayo dyan. Alam nyo ba idea ng marketing and networking, na professional marketing networking? Isa yon sa mga way
So, ina niya, sinasabi ko na sa inyo. Kahit naman recently, lasing pa ako, partida. Sinasabi ko na kasi, you are so fucking stupid kung hindi ka nag-a-avail ng Investagram, which is araw-araw mo naman ginagamit yung Investagram. Ano ba naman, magpakantong ka sa Investagram. And I don't have to fucking advertise Investagram dahil wala akong connection sa kanya. They never approach me, they never message me, they never give a fuck about me. Naigis niyo yun? Pero why the fuck do I have to say to you, you must avail Investagram, whatever shit na offers and services and products nila. It doesn't matter. You have to fucking avail. That's the smartest thing you have to do. Kasi, ano ba naman, matagal mo na pakinabangan ang Investagram. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Ano ba naman, konting pakanton. Tangina, kahit mag 1 year ka pang subscription dyan. Kasino lang sa actor mong kinita. Naigas niyo yun? So ngayon, mag-avail man kayo sa kung sinong Poncho Pilatong 100,000, 300,000, all the way sa mismo sa aking webinar 20,000, it doesn't matter. What matters the most, ito yung kokote, kung marunong kayo mag-value ng time. Kahit sinong Poncho Pilatong pinakamatalinong guru sa balatang lupa, kung sa dyan tanga yung student and clients or whatever, walang kwenta ang lahat. Magsasayang lang kayo ng pera at magsasayang ko ng oras at sasayangin nyo lang din yung value ng kung sinong Poncho Pilatong guro katulad ko at katulad ng kung sino nag-o-offer ng 100,000 to 300,000 to half million to 1 million na tuition fee per fucking head. Naigets nyo yun? Ay, naku, mag-value naman tayo ng time. Sige, saan kayo kaya matututo? Yung kaka-Google search at napapalo-load ng kung anong klase tutorial video katulad yung putang ng kay Alex Onset tutorial video. O kaya, maload kayo ng mga conventional gurus na putang na lagi nakakurbata tapos pa na English man o Taglish man is either way. They don't fucking teach you like the way I am. Like the way those reverse gurus na katulad ko. Ah, guess nyo? Tanginan yan. Alam nyo na agad yung way long and deep and wide differences na mga reverse gurus na katulad ko na nagmumura kesa doon sa conventional, traditional guru. I guess yun. Teka, tignan natin yung mga messages, ha. Idol! Nabutan ko din kita ang live. Ayaw mo nun. Nabutan kita ang live at nag-value ng time. Magandang yaman. Wah, kaya ako naka-interest trading, nakapalood ang YouTube mo. Oh, gano'n ba ako kagwapo dyan? Uy, Sir Idol! Nag-live mo? What's up? Mayaman! Eh, syempre, mayaman tayo lahat. Eh, ito si ano, Mr. Tama, laging-laging sagot na, tama! Power! Hoy, wala si Kong dito, wag ka magpa-power dito, mag-value lang tayo, wag kaya repa peace, ganun lang. Honey, hoy, anong honey? Anong honey bee? Hi, sir! Follower here from Bulacan City. Hoy, Bulacan City, medyo pinag-isipan ko pa kung paano yung pag-schedule dyan sa Bulacan, masado nang tinitibok ng puso ko yung mga nakarang panupahan. Eh, nakaraan, nanggaling kami sa Calamba, Laguna, na kung saan eh, naghahagilap kami ng pwesto, medyo napinchok nga lang ng konti doon, yung 29, kaya medyo nag-iisip pa tayo ng mas magandang location. Natutuwa talaga ako sa'yo, sir! Pogi, Alex Onset, siyempre, tanginan yan. Ako pinakagwapo sa balatang lupa. Yo, may nakalagay dito, SF, ano yan, si Prick. Shoutout, Idol! Nagising si Idol! Nom-nom, alam nyo, from the very start, mamahaling ang tuition fee ng gayetong klaseng usapan. 100,000 pataas kung tutusin ang pinakakulela. Pero, why the fuck do I offer my value sa less than 100,000? Lalo-lalo na, tangina, nasa 20. Bakit? Paano mo nasabi? Wala lang naman. Hindi naman kasi ako, hindi ko naman ginagawa ito for as business o para kumita ng pera, blah, blah. Kasi you already know whether I offer this kind of shit of value o hindi, I still be making my own fucking future. I still be making my own money whether I offer you whatever shit of offers and services and products ko o kahit hindi. Okay? Ngayon, ano nga ba talaga reason but I still keep offering my value sa super, super low rate o flat rate tuition fee? Mukha lang may bias sa una.
Mukha lang may bayad kaya yung 100,000 o 300,000, lalo na sa akin, mukha lang may bayad dyan sa una. Pero alam niyo ba, the whole fucking education, you will fucking use that for life. As in, aka, priceless. Your fucking tuition fee, even 100,000 to 300,000, it doesn't give up. I mean, it doesn't fucking matter. Kasi what matters the most, pupukulang kayo na whatever shit of value na kung sinong guro, katulad ko. Your money is not even good enough for the value na inaambag, sinashare, niririgalo sa inyo ng mga gurons katulad ko. Katulad yung mga nag-o-offer ng 100,000 to 300,000 pataas per head. Ngayon, ang talong, gano'ng kabilis, gano'ng ba kabilis o kabagal kayo matututo sa whatever shit na tuition fee from 1,000 pesos all the way to 300,000 pesos pataas per head na tuition fee. Gano'ng kabilis kabagal? Pinaka-honest at actuality, hindi lang basta reality, kasi ito, yung actuality, yan. Tapos yung reality, ito. Itong reality na to ay nagsisilbing fantasy. Nag-guess nyo yun? Pagpapantasya na future. Ang actuality, ganito. Depende kasi yan sa kokote ng isang tao. Depende sa kada kokote ng isang tao, depende sa kanyang emotions. Depende sa kokote, emotion, life perspective ng kahit sinong Poncho Pilato na mag-a-avail ng whatever set of training and courses and education ng 1,000 pesos all the way to 300 pesos patas na tuition fee. Depende sa kokote, sa emosyon, kung paano ka mismo nagbabalyo ng time, at depende kung ikaw ay may luxury of time to fucking learn. Na-guess yun? Most people na nag-a-avail ng whatever set of offers and services na katulad ng offer ko at katulad ng offer ng iba, they don't have the fucking luxury of time to fucking learn. Bakit? 8 hours sa trabaho, 2 hours sa travel, whatever, 1 hour, 2 hours, tapos pagluluto, whatever, yung daily lives mo, and then after that, magbabati ka pa, kaya bebecho ka, another 1 hour siguro, or 2 hours, and then you only have 2 to 3 hours, every fucking 24 hours to learn. And you are so stupid, or most of us are too lazy to learn. We only have up to 3 hours, 2 to 3 hours, or 4 hours siguro, pinakamapalad, to learn such thing, or to gain, or acquire value. But we still don't fucking have the time. We still don't fucking have a time to learn. Lagi kasi ang diskate, hey, saan na yan? Okay na yan, blah, 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 gito ganyan. Pero ang tanong, na-guess nyo yung formulation na ginagamit natin, usually, lahat tayo, ultimo kayo. Procrastination habang ginagawa instant gratification. Isinasa talaga natin ang buhay natin, ay okay na yan, sige, bukas na lang, o kaya araw na lang, aral ako. Ay, geto yung seminar, o geto class in training, ah, siguro next month, o next week, o next year, o pag uwi ko, pag nagbakasyon ako, doon ako mag-aaral. Anong depresyo yung bago ka umuwi kasi yung naka-uwi ka? Na-guess nyo? Ang laki kakaibaan yun. Ano yung depresyo ngayong araw na nalulod ka kasi mag-aaral ka pa next week, next month, next year? Na-guess nyo? That's a fucking procrastination. You want to get out... gusto mong... Ano ba yun? You wanna get out of your fucking miserable life. Pero ang pinupush mo, procrastination. You wanna get out of your miserable lives ngayon. Habang you're doing procrastination. Ano ginagawa? Procrastination equals instant procrastination plus instant gratification equals stupidity. Na-guess nyo yun? Pero bago makapunta ng stupidity yun, procrastination plus instant gratification, ang sumatatan na naging literal process mo, masyado kang emotional. You are too fucking tired as a tired person and you are too fucking stressed out. So whatever shit na nangyari sa kada 24 hours mo and you don't wanna fucking hear your boss mouth. Tangin na mo, bakal-bakal mo. Oh, blah, blah, blah. I can fucking replace you like parang damit lang. Tapos yung buong tao, lahat na buong mundo, sinasabi sa'yo,
pangit ka, bakla ka, addict ka, tangina mo ka, hinayupak ka, putang ina mo ka, isa trabahador ka lang, slave ka lang, alipin ka lang, kutusan ka lang, bababla, ultimo sarilong kaduko, hindi na sinabi sa'yo na kasi wala ka pag-asa sa buhay, magiging ganyan ka na lang. They don't want fucking, they don't want you to fucking success. I mean, to fucking succeed. They want you to fucking fail hard. And then after that, tang ina niya, gusto natin ng pagbabago sa buhay, pero all you fucking know is procrastination and instant gratification. How the fuck can you win your fucking life? How the fuck can you win your fucking life kahit at this fucking moment? How the fuck can you get away for that fucking kissing ass na daily mong lives? Gusto mo mag-empire ng boss? Gusto mo mag-retire at early age sa pinaagwapo sexy mong future? Stop doing procrastination and stop i-mix mo yung procrastination tapos instant gratification. Palpak yun. Ang pangit ang formulation yan. Delayed gratification while doing mag-value ng time. Ganon. Tanginan yan. Ayip. At dali-dali. Paano yun? Delayed gratification tapos mag-value ng time. Paano yun? Ganito, stop thinking about money, stop thinking about fucking stock market and stock day trading. Stop fucking doing that shit. Ang uunahin mo muna, ha? Oras. Pangalawa, emosyon. Tamang thoughts and vision, pananaw sa buhay. Stop thinking about money and stop thinking about stock market, stock day trading. Yayaman ako, blah, blah, blah. Makapangpain ako mag-boss, baka blah, blah, blah. Patay tayo dyan. That's a fucking fantasy. That's a fucking myth. Nagigets yon? You wanna be good? You wanna do well sa buhay mo? Stop thinking about money first. And then after that, you start learning how to control your emotions. Get too excited, come on. Or too fucking worried about every fucking aspect of your life. Mag-value ng time. You better spend your 24 hours wisely. Stop playing that fucking ML. Stop playing that fucking Mobile Legends. It won't help you. It won't fucking help to shape up your fucking future sa kakalaro ng Mobile Legends! Hype yan! Ganita-ganita Mobile Legends, no? Tanabi, kukwento ako kaya, real talk, tang inang yan. Before, long time ago, it's like, I don't know, 10 or 14 years ago, I was a fucking slave security guard. Stupid fucking security guard. Tinuturuan ako ng kung ano ng aking employer, geto ganyan, blah, blah, geto ha. Nag-guess yun. Tapos ako naman, I was trying to do my best as a fucking slave, as a fucking stupid security guard. But later on, natuto ako ng kagaguhan. One hour and a half kang pa ipaparob yung robbing. Tang ina yan. 30 minutes ako magro-rob, tapos 1 hour ako matutulog. Tang ina, kaya no wonder, pinagdusahan ko yung kagaguhan na yun. Pagiging ano, unfair sa yung sariling boss. Alam mo yun? Pagiging unfair sa puha ka ng inang boss mo. 1 hour and 30 minutes ka pinaparob, tapos nag-rob ka lang na 30 minutes. 1 hour natulog ka sa laundry, ha? Laundry room, sa electrical room, sa elevator room. Puta, yun yung literal process na ginawa ko dati. Literal na kagaguhan. Tang ina, kaya no wonder, I'm still fucking poor after 10 years na ganung kagaguhan. Tang ina yan. Hanggang sa na-realize ko, gago nga pala ako. Tang ina yan. Paano nga ba ako yayaman kung panay pang mahirap na thinking ang alam ko? Kung panay pang mahirap na thinking, pang mahirap na emosyon ang alam ko. Lumipas na makailang panahon, natuto ko mag-isip ng pangmayaman. Mag-isip ng pangmayaman, magkaroon ng attitude ng pangmayaman, kumilos, karakter ng pangmayaman, mag-desisyon ng pangmayaman, magkaroon ng emosyon ng pangmayaman. Lumigay sa mga may pangmayayaman na utak. Maluod lang, makinig lang sa mga may pangmayayaman na utak. So no wonder, tang ina, di na naging ganun lang din tayo. Pero I never fucking claim myself as millionaire o mayaman sa pera. Siguro, magyayabang lang din ako. Nakikita nyo itong noto. Yan. Siguro, yan ang yayabang ko.
malapad ang loko ko sa inyong lahat. Like, kasi yung ibig sabihin ko, baga, mayaman ako sa ganito. Hindi ko mayaman sa ganito. Kababohan lang ang isipin ko. Lahat na, hindi naman ako ganun kayaman na multi-millionaire o billionaire para magyabang na. Mayaman ako sa pera. Tangin na, para sa akin, it doesn't matter if it's 1 cents, 2 cents, 5 cents, 100 pesos, all the way to thousands of pesos, all the way to 6 figures, to millions, all the billions. It doesn't fucking matter anymore. What matters the most, mas malapad ang noo ko kesa sa inyo. Nagigits yung ibig ko sabihin, yung metaphor. What matters the most, I'm able to inspire and motivate tons of people globally. I was able to answer some kind of questions na para pahirapan, para sara sa karamihan. I'm able to fulfill whatever set of questions and fears and desires na maraming tao. Para sa kanila, napakalaang bagay yon. Pero sa akin, super daling solusyonan. At ako nga nagiging problem solver na inyong problema. So the more you became problem solver in your fucking life, the more you get rich, the more you get wealthy, the more you get better in life, the more you never fucking be being a problem solver in your fucking life, you will end up living your fucking every 24 hours as a poor. Now you guys, yon? Stop thinking about money first. You rather try to do or do your fucking best. Stop thinking about money. Mag-isip ka at sundan mo muna yung value. Unahin mo muna yung value. Saka mo isipin yung pera. You invest or share or acquire more value para sa'yo. And then after that, you start to share your value sa others. And then, doon ka mag-expect ngayon ng any kind of returns. Value muna bago pera. Value muna bago pera. You give yourself a chance to learn such thing para magkaroon ka ng value. And then yung nagkaroon ka ng value, you try to or you will do your best to share it sa maraming tao na clueless, yung illiterate, yung walang alam sa kung anong klase mundo nalalaman mo kung paano ka napabuti. And you don't fucking tell any story na chismis lang, kwentong barbero lang, kwentong kutsero lang. You will fucking share your whole dreams, your whole thoughts and vision, your whole fucking life. You share with everybody. You fucking hold every account, every person accountable for your actions. Na guess niyo? You share the value that you had learned. I-share mo yung value na natutunan mo. I-share mo yung dreams mo na maraming tao. And then you will try or do your best to hold everybody's ass accountable for your fucking action. So that way, ma-inspire at motivate mo sarili mo kung ano ang sinabi mo. Yun ang susundin mo. As in, sa ibang way na paliwanag, you have a fucking word of honor. You are standing on your words. I mean, you stand by your words. Kung ano pwede sasabi mo. Now, if you don't have that much ball to do it, then you better fucking shut the fuck up. And yun, shut the fuck up if you don't have the balls to do it. Boss, lakas amas ha. Oh, siyempre, talaga lagi tayo malakas. Meron bang guru na lasenggo na walang amas? Siyempre, ang guru na lakas tama, may amas. Alam mo pala yung puya. Tayo na yan, mga bosses and haters, magpipiyasa na naman nito. Wishes are still don't give a fuck. Tayo na yan. Ibig sa magalit ako, I love you so much. Kula ka dyan, Repovitz. Haba, napapakorek si Francis. Adi, okay. Hi Alex, hoy Merry, Merry Christmas sa'yo. Maaga pa lang, babatiin na kita. Merry Christmas. Ano guys nyo? Stop thinking about money. Ang dapat iniisip nyo, value muna. Paano ka mananalo sa kahit anong klase mundong pinapasok mo kung wala kang value of education or knowledge? Paano mo matututunan o paano mo maisasagawa sa sarili mo ang pera ang hahabol sa'yo at magmamakaawa imbes na ikaw ang humahabol at nagmamakaawa sa pera? Doon babagsak yung tinuturo ng
isang matalino at malupit na pang global na guro. Ang offer niya, HTC, High Ticket Closer. Siya yung isang mga sa mga guro na kaso katulad ko o katulad ng napapaluod na rinig mo ngayon na nagmumura. Siya yung pinaka the best pang globally. Ayip, nagmumura yon. Wala ka na nakita ang video yun kundi panay pang panimura. Ano yun? How to manage your time, how to manage your emotions, how to do real good sales talk or sales na transaction and everything, whether by verbal or written or by phone or by online, whatever, any kind of way, any kind of form, he can fucking sell any shit. Kumbaga, he's killing it every fucking way. I guess yun. Paano kayo magiging maunlad? Paano kayo magiging waging empleyado? Simple lang naman, mag-quit ka ng trabaho ay para mo yung boss mo. Up, wagi ka ng empleyado. Hindi ka na trabador, hindi ka na utusan, hindi ka na kutusan. Pero lumalabas na iyon ay nagiging initial lamang na iyong pagka-wagi. Wagi ka lang sa boss mo na inaalipin ka matapos kang mag-quit o pinara mo yung boss mo. Wagi ka lang sa ganun. Pero sa personal mong buhay, hindi ka pa totally wagi because you're not that rich yet. Hindi ka pa well-established yet. Kaya ang pang-fire mo ng boss or pag-quit mo ng job is just an initial success of your fucking ass. Na-guess nyo yan? Initial success mo lang yun. Na-guess nyo yung ibig sabihin? Katulad na sinasabi ko, I don't have to look and sounds like angel para maintindihan, maunawaan, matanto nyo yung mga pinagsasabi ko. I don't have to censor every set of foul language or foul words na kaysa panay mura. Mas maganda nga yung ganito eh. Alam yun? Okay lang naman magmura nyo kung sinong ponsipalatong gurong tulad ko kung as long as naman na hindi ko naman kayo minumura o hindi kayo minumura ng direkta para saktan kayo o makapamansala. Na-guess nyo yun. Iba yung nagmumura yung actual na minumura ng diretso yung tao para makapangminsala kaysa nagmumura ka ng daan sa word of expression. Lalo na sa katulad ng pagmumura nakikita mo ngayon na pang canto voice na parang addict lang na hindi naliligo na mahabang panahon. You see the one? I still don't give a fuck. Kahit ano pang sabihin sa akin ng bosses and hate, I still fucking love you and respect you. You see the way? Hanggang doon lang naman kasi kakayahan ng mga bosses and hate. So why the fuck do I have to be hurt? Bakit pa ako ma-offend if I knew it from the very start na hanggang doon lang yung threshold o hinihinga ng kanilang kaisipan kesa naman sa'yo mas malayo at mas malawak at mas malalim ang iyong hinihinga nito kaisipan at puso. Negas nyo. Ang dami motivational gurus, financial advisor, public figures, blah blah. Saka makakita ng public figures o gurus na ganito. Wala kang makikita ng ganun. Ako lang pinakagwapo sexing guru. Na-guess nyo yun? Di ba? Para lang ako nagtitrip, di ba? Tangin na lumalabas. Lalabas mo pa yung kilikili mo, nakakahiya, di ba? Lalabas-tabas kilikili. Okay, Alex Jose. Hi, Adol. Danlock. Okay. Oy, oh, kilala ni ano, huli to. Ano yung Danlock? HCC. Alam niyo ba sa abroad, sa Amerika, sa Canada, whatever, sa whatever set of planet Earth? 25,000 pataas! Puta, self-developments pa lang. Magkano yung 25,000 pataas in dollars? 1 million may get? Ayip yan. Na-guess yun? Ngayon, gaano tayo kabobo, gaano tayo kayaman, o gaano tayo merong pang mahirap at pang mayaman na utak. Kung halimbawa, sinusukat-sukat mo pa kung, nagwa 100,000 per head tuition fee. Okay, 300,000 per head tuition. Okay, 5,000, 7,000. Okay, 20,000 kay Alexson. Patay tayo dyan! Na-guess nyo? Sa ina yung gusto nyo maging high performance, mag-isip ng pang mayaman. Huwag mag-isip ng pang mahirap. The more ka nagtitipid sa whatever set of tuition fee mo for your own fucking education, the more na ganun lang din kabarat ang iyong future. The more na ikaw ay, ha? The more na ikaw ay big timer gumastos for your own fucking education, the more na big timer din ang iyong potential magiging future. Kasi ikaw ay nag-iisip ng pangmayaman at hindi ka nag-iisip ng pangmahirap.
Bibigyan ko pa kayo ng good example na pangmahirap at pangmayamang pag-isip. Pangmahirap at pangmayamang pag-isip at yung tamang pag-value ng time, tamang pag-add ng value sa ibang tao. Kung tutusin, ayoko sana ikwento ito pero gusto kong ipukul sa inyo. Last time, kumain ako around sa Marikina. Nandun kami, kumain lang kami, nag-dinner, tapos konting bottle lang, mga light drink lang, parang 2 bottles. Meron dong isang servidor. Grabe makangiti. Ganon. Eh, alam naman ako, si Raul ako, di ba? Hoy! Teka dito. Sabi mo. Ba't ngiti ka ng ngiti ng ganyan? Para kang tanga. Sabi nila, sir, masaya lang, sir. Masasabi ko lang siya eh. Alam niyo, sabi niya, sir, masaya lang, sir. Tawa ko ng tawa, tinatanong kita, tawa ko ng tawa nga. Sir, masaya lang, sir. Hanggang sa, pero ang tanong, talagang pinaglolo ko lang siya. Pinaglolo ko lang siya kasi meron akong plano. I wanna add value to his mind and heart. Siguro, malamang tatamaan din yung soul. I wanna add value to his mind and heart. At potentially, so. Sabi ko, ano sa palagay mo kung bibigyan kita ng tip? Gusto mo ba ng ube? Gusto mo ba ng ube? Gusto mo ba ng yellow? O baka gusto mo ng asul? Sabi niya, sir, bawal sabi niyo ganito eh. Patay tayo dyan. Tinatanong ka na nga eh, binibigyan ka na nga na pakanton. Sasabihin mo pang bawal? Like guys yun, patay tayo dyan. Ano yun, pang mahirap o pang mayaman na pag-iisip? Siyempre ako, common sense, naisip ko, ayaw naman niya mag-take advantage, blah, blah. Pero siyempre, nire-recta ka ng tao. Anong gusto mo? Ube, yellow, o asul? Magkano ba yung ube? 100 pesos. Magkano yung yellow? 500 pesos. Puta, ilang ganun yung tao na andun. Tapos, 1,000 pesos bilang tip. Na-guess nyo? Tapos sila, hindi, siguro, ilang panong ka nung gano'n? Sir, dito ako, ilang buwan pa lang ako, Tagalog, province. Ah, ganun ba? Natutuwa ako sa lalaki, nagsiserve. Kumbaga, parang kasing itarang ko na parang 20s or 25 or 30s yung edad ng lalaki. Mukhang pamilyado o single. Sabi ko, ah, ganun ba? Kung bibigyan kita ng tip, niloko. Yung matapos ko siyang tanongin na seryoso nga. Kung bibigyan kita ng tip, ano ba gusto mo? Ube? Yellow? O asul? Tapos sir, di ano. Di kami nakatagal, sir. Then, sir, yung seryoso. Kapag nagbibigay ba ng tip yung mga customer dito, diretso ba sa bulsa mo yan? Sir, hindi. Ano yun? Centralized na tips yun. Ah, ganun ba? Sige, kuha mo ang tubig. Tsaka kunin mo na yung bill. Pagkakuha ng tubig o bill, whatever shit na pinakuha ko sa kanya, binabalot ko na ng ganun. Nakakala mo, para magmamarguana lang, binabalot ko ng geto. Binabalot ko ng geto yung 500 peso. Binabalot ko ng ganyan. Yan. Alam mo, para magmamarguana lang. parang ano, no? Alam niyo, kasi since bago na bago sa pagmumukha-mukhang addict, okay, pangatawa na natin. Habang ginaganong ko ng, ano lang yan, ginaganong ko, bigla lumabas sila, huy! Sabi ko, nagawa mo, busero ka, tado ka. Binubuso, hindi, pabiru lang yung sinasabi, tado ka. Binubuso ka. May 500 na akong geto, nakabilat. Ngayon, yung binibigay niya sa akin yung cheat, yung pinaka-feel. Yung 500 na kageto na. Tapos ito yung parang may board, whatever, tapos nandun yung ticket, ginanong ko sa ilalim. Ah! Tapos yung hinawakan niya, hoy! Binata ko yung kamay. Hoy! Kung ano yun yan, ha? Para sa iyan. Tantado nga. Para sa iyan. Magkano lang yung bill namin doon? Sinakto ko ng plat na plat yun para may konti pang tip doon na pang centralized habang meron dito nakaipit. 500. Alam niyo naging resulta? Pagpunta namin sa parking lot. Sir,
Hinag niya ako. Kahit parang baklan dating. Hinag niya ako. Marami salamat, sir. And then, tinanong ko siya, oh, ano, saan ka ba uwi? Gusto mo, ihatid na kina. She's, meron tayong pwedeng sakyan. Gano'n. And then, sir, ano, gano'n mo yun. Hindi, sige. Ini-insist ko, sige, sama ka na. Papunta rin naman kapito sa patutungo mo. Hindi, sir, nakakaya naman. Gano'n. At hinag niya ako real tight at nagpapasalamat sa akin. So ngayon, anong klaseng education na makukuha niyo ron? Pinasaya ko siya na dahil may 500 pesos siya. O baka naman na ambagan ko siya ng value of education. Na keso, kahit ganyan ka, I still fucking love and respect whatever shit na trabaho meron sa'yo. I never treat you like a shit. I treat you special because I was once like you as trabajador, aka slave. Pero it doesn't matter if ikaw ay trabajador o considered slave. I still fucking love and pay respect you. I can still fucking love and pay respect sa'yo. So, sa pamagitan niyo, gusto kong pasahin niya, pasahin ko yung araw niya na nag-serve siya sa amin ng kung anong kinain namin at inunan namin dalawang baro. Gano'n nga pa kalaki ang 500 pesos na tip. Masyado malaki, di ba? Lalo na kung regular kang trabahador. Tapos magkano lang ang minimum mo? 300, 50, 400, lalo na pag provincial rate. Ang minimum usually, lalo kung sa Marikina o whatever, mga 600 o 550 or whatever. Pero nagkaroon ka ng tip, ano, para pang isang araw mo na trabaho yan, di ba? Kaya ayon, ang dating, yung resulta nun, he is eager to come home or before going home, bibili muna ng pasalubong yon. He is eager to tell about the things na nangyari habang siya nagtatrabaho, na may isang gagong tulad ko na mukhang addict lang na kinukulit siya, na tinatarantado siya at hindi niya kalain na magbibigay ng ganung klaseng tip. And yung nakausap niya ako sa parking lot, much better emotion ang kanyang nakuha. Na-guess niyo, it's not all about fucking money, it's not all about fucking business, it's not all about stock market shit. It's all about value. Your value and your adding value, giving value to others. Ultimo sa ilang mga seminars ko long time ago, may nakikita ako, nare-recognize ako every fucking where I go na para akong artista. Hype yan. Kulang na nga lang, magtago na lang ako lagi. Lagi na lang nare-recognize yung mukha ko. Nagtatago na. Nagtatago na nga ako. Alak ng puta, nakalimutan ko. Hindi ako masyado nakapag-value. Kapag nagsalita naman ako, doon naman ako nare-recognize sa salita ko. Hype yan, nagtatago ko na. Kumaga, kahit ganito ko, I want my privacy. Alam mo yun? I want my privacy to be respected. Ayoko yung pupunta ako sa kung saan-saan na para akong artista. Ayaw na ayaw kong ganun. Alibadbaran akong ganun. Tatawagin akong tao, Sir! Idol! Pet Malu! Lodi! Patay tayo dyan! Ina, kung kakausapin lang din ako, tatawagin ako tao, Alex Sonse. Yan ang pinaka-the best na pwede ako itawag sa akin. Alex Sonse, kaya pwede rin. Repa Peace. Pero wag sir, wag idol, wag Lodi, wag Pet Malu, wag master, wag maestro. Alex Sonse, para lagi naka-advertise. I guess no, thank you ninyo. Dami-dami pwede itaano sa akin eh. Uy, sino... Sabi nito, San Agustin Jeffrey, naalala pa ba ako? Ewan ko lang, sa dami ko ba nakikilala o nakakausap every fucking where? Online o offline eh. Paano kung makakabisado kayo kung libo nga kayo? Diba? Kaya sabi pa natin, matalino kunwari o malapad ang noo ko kaysa sa karamihan. Hindi ako ganun katalino para ma-recognize, maalala lahat ng tao. Diba? Lalo na araw-araw, umaga, basta. Kumbaga, ito na ang aking daily lives. Kung sino-sino sinasagot ko. Kaya nag-aabel naman ng whatever set of offers and services and products ko o hindi. I still give a time to response. To give feedback or whatever. I still give time. Kahit parang dumadami na kayo, nahihirapan na akong basahin pa yan. Ultimately, nag-aabel ng webinar ko, ng masterclass ko. Kadalasan, hindi nga... Hindi nga ako basta mga message-message. Sa sobrang dami nga eh.
Siyempre, mag-isa lang ako. Sayang naman. Alam mo, sayang naman kagawa po ang kaseksihan ko kung lahat na lang sasagutin ko yan. Nagigis yan. Kung baga, malalaspag ang aking kagwapuhan at kaseksihan. Ano, nakayabang pa nang wala sa oras. Alam mo, hinayo pa parang gago, no? Okay, tingnan natin. Nakakatawa, katawa, idol. One time, mag-detend din ako sa'yo. Hindi nakaka-boring. Ganun ba yun? Alam nyo, lahat kayo na loload. Ay, nako. Parang awa sa sarili. You don't fucking avail my fucking service, my fucking seminar, my fucking webinar, whatever. Nandahan sa natutuwa lang kayo sa akin. Nandahan na sa sexy ang nagagapuhan lang kayo sa akin. You will fucking avail whatever shit and offers and services and products ko kasi lubos at tunay yung naiintindihan at lubos yung nauunawaan na kesyo I have a value to offer sa inyong lahat na pakikinabangan nyo for life as in priceless. Hindi kayo mag-avail ng whatever set of offers and services and products ko at kahit sinong pontsipulato ng 100,000 to 300 pesos patas nandahan sa iyong emosyon. Di kayo mag-avail ng kahit anong klaseng offers and services and products ko pati sa kung sino ang pontsipulato nag-avail ng 100,000 to 300,000 patas ng dahil sa inyong emosyon. Mag-value ng time. Hindi porket para nagwagwapuhan na sa sexy ang kayo sa akin eh. Dakma lang ng dakma. Tandaan ninyo, kahit sino may pambayad na pang-instant pambayad, mas marami ako na de-decline kaysa sa tinatanggap. Because the value or education na aking pinamamahagi ay considered regalo, gift sa bawat tao. Bakit? Oh, maaaring 20,000 nga yung masterclass ko. Pero, do you think 20,000 nga lang ba ang nagagawa mo? Ultimately, yung current students ko, do they really think na 20,000 lang ang nagagawa nila? Do they really think it's about stock market lang ang napapala nila sa akin? It's more than that. Kaya ito yung nagsisilbing regalo. Mukha lang parang isang serbisyo na binabayaran. Pero mukha lang, alam yun, na hindi magtatagal isang taon. Tapos agad yung 20,000 na admission or tuition fee sa aking masterclass. Eh kahit naman 100,000 pataas, it doesn't matter. You will still get your money back sa pamamagitan ng inyong kokote at emosyon. And the education na binahagi namin sa inyo will still fucking forever. Naigas nyo yun? It's either mag-avail man kayo sa akin o hindi, mag-avail kayo sa kusinong ponchiplata, you still need the same emotion, thoughts and vision and emotion. You don't fucking pay too much attention kung magkano nga ba naging tuition fee mo. You better pay too much attention sa value of education na sinashare sa'yo ng kung sinong Poncho Pilatong guro ng mga reverse engineers na guro katulad ko. You don't fucking spend too much time and emotion. Eh, 100,000 to. Eh, 300,000. Eh, 20,000 to. Eh, di ka nun. Matuto tayo mag-isip ng pangmayaman at huwag tayo mag-iisip ng pangmahirap. Huwag tayo makakaramdam ng mga pangmahirap na emotions. Rumamdam at mag-isip ka lang ng pangmayamang emosyon at pangmayamang pag-iisip, action, and decisions in all aspect in life. I guess yun. Tingnan natin mga messages dito. Alex Jose, ako yung nakapunta dyan sa I'm not driving mo na bamalay ko sa'yo. Once office mo ata yung marami kang connection na blah blah blah. Ewan ko, sa dami. Recently nga, may nakilala ako eh. Ang sabi ko sa kanya, pakanton, mag-value ng time, punta ka dito May 25, pero hindi nagpakita kahit anino. Patay tayo dyan. Pangmayaman o pangmahirap na kaisipan yon. Niyaya ka na, magpunta ka na, walang kahit anong klase, charges, blah, 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 blah. All you have to do is show your fucking ass. Pero hindi nagpakita kahit anino. Patay tayo dyan. Ano yan? Pangmayaman o pangmahirap na pag-uutak? Ngayon, sa palagay natin, kung babalik pa sa akin uli yon at magtatanong, pwede pa ba ako?
Ano sa palagay nyo ang magiging response ko matapos kong bigyan ng pagkakataon at sinabi ko na mag-value ng time, all you have to do is show your fucking ass, pero hindi ka sumulpot. Hindi ko nakikita yung ano. Ano yan, pang mayaman o pang mahirap na pag-iisip? Sa palagay niya ba kung halimbawa nag-ask sa akin kung sinong Poncio Pilatong taong na pagbigyan ko ng pagkakataon, tapos hindi naman siya tumuloy o hindi nila ginawa o hindi sila nag-show up, do you think they still have the second chance? Lalo sa pagmumukha na to, do you think they still have the second chance? Kahit sabihin pa natin mapagbigay ako, there's no more second chance. Marami akong nakikita, marami akong nakakausap every online na ilang panahon na. Pinagbibigyan ko pero, anong nangyari? Katwira, ay, malayo kasi, Jose. Ay, medyo ano, ay, lahat na lang ng katwiran sinabi sa akin. Kula na lang sabihin ko, shut the fuck up. Di ko na kinakailan, I don't wanna hear those stupidity. Shut the fuck up. Na-guess niyo yan. Bakit? Ba't magiging ganun na lang ang aking emosyon? Kasi, syempre, I'm trying to give out my value. I'm trying to give you extra hand. Pero ikakatwira sa akin ng tao, I don't have much time, medyo malayo, medyo pahirapan, I don't know how to reach, how to find that fucking place, whatever. Patay tayo dyan! Pang mahirap ba yun o pang mayaman na pag-iisip? A lot of people are trying to buy whatever shit offers and services ng Prado Catholic Alexandria sa iba at sa ibang tao pa. Tapos, they have the full access. Inopera na sila. Pinaliwala. So, ibig sabihin, nararapat nga lang wag nang mag-show up yung ganong klaseng tao because they are not that well-deserving to receive my value. Na-guess nyo? So, ganun lang yung idea. Kaya may pambayad man ng tao, wala. Kaya paid offer ko, inoffer yung tao sa tao yun. It doesn't matter kahit may pang-instant pangbayad ang tao if they never learn to love and respect my value. Lalo na kung di sila nag-wide and deep research, sino ba itong nakikita niyong payatot na mukhang addict na parang ewan lang? Dapat nag-wide and deep research kayo kung sino nga ba itong nakikita na papalood nyo ngayon. Ano nga ba ang pinagdaanan ko at ano nga ba ang tinaya ko para mangyari mga gitong klaseng seminars and trainings at kung anong klaseng material na yan. Ano nga ba ang sinugal ko para mangyari mga bagay-bagay? Naigas nyo yun. Kung di ako nanugal, ano ang mangyayari at ano nga ba naging epekto nyo matapos kong isugal ang lahat katulad ng American Dreams? Sinugal ko yon at kung ano pa man para lamang yan ang mga gayetong klaseng bagay. And then after that, people never thought about paying much love and respect sa pinagagawa ko. Patay tayo dyan! I guess nyo? Patay tayo dun. So, So, isipin nyo na maigi. Kahit sinong Poncio Pilatong guro, puntahan nyo kung sadyang tanga yung estudyante. Walang kwenta ang lahat. It doesn't matter kung 1,000 or 300,000 patasan tuition fee. What matters the most is yung value na pwede nyo makuha. Meron pa ako nakikita na narinig sa kung saan na kaso. Doon mo nga sa idea na, estudyante ka ba ni Alex Sonze? Kasi kung estudyante ka ni Alex Sonze, mag-a-avail ako. Pang mahirap na thinking. And then after that, yung training ni Alex Sonze, pang advanced yun, blah, 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 blah. Kasi kapag wala ka pang alam ng ganito, wala ka mga ganyan, hindi ka pwede mag-avail. No! Mali. Dahil my whole fucking masterclass is for every fucking level. From clueless to brainless. Guess nyo yun? From clueless to brainless, all the way sa smart advanced na tao, pasok sa aking masterclass, which is aking webinar. Na-guess nyo? Mula sa advanced na tao, all the way sa clueless, all the way sa brainless, ganun ang laman o mapapala doon sa aking webinar, which is aking masterclass.
Hindi ibig sabihin ng aking webinar or masterclass ay para lang sa advance. No. It's about every level. From advanced all the way to clueless to brainless. Na-guess yun. Ganon. Ilang taong ko nang pinagdaanan to, ilang taong ko nang pinag-aralan, blah, blah. Ultimo yung magkakasal ng seminar, paano maging guru, geto ganyan, hindi lang pa na stock market shit ang pinag-aralan ko. Na-guess nyo, sipin nyo, tungkol sa stock market, pinag-iisipan, pinag-aaralan ng mahabang panahon, at pinag-agastusan ng malaking pera. And then after that, naging guru pa ako, nagsiseminar pa ako ng ilang taon na, blah, 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 nag-online training pa ako, nagdaan ako sa mga online training na, 8 oras, 4 oras na para akong call center agent, madaling araw, gising pa ako, nagtuturo ako na parang ewan, and then after that, all the way, may one-on-one appointment na ako nung unang panahon, nagwa one-on-one appointment na ako, nagsiseminar pa ako, may online training pa ako, at kung ano na pa ginagawa ko, at the same time, sa loob na 24 hours, as in, parang kahit marino, ganun pinagagawa ko yung unang panahon. Hanggang all the way sa mga bagay na nangyari na unti-unti ko natutunan, i-maximize the whole thing, how to make this big amount of process, palaitin lang ganon, tapos pinalait ko, pero malaki impact, kasi yung ganitong klaseng process, tapos ganito impact na ginawa ko, yung ganitong process, pinalait ko, pero malaki impact, kasi mas marami na natututo ngayon, globally. Mas madali ako maintindihan, matutunan, maunawaan ng maraming tao kasi it's the same fucking canto voice na language ang gamit ko. Wala na kung anong klaseng kuskus balungo. Direkta, straight to the point. Bago pa magtanong sa akin ng concerns and questions o emotion ng kahit sinong tao, automatic sasagasaan at sasagutin ng isang katutak na material ko. All the way doon sa recorded videos and live video tutorial ko sa aking masterclass, which is aking webinar. Na-guess nyo, from advanced all the way to clueless to brainless, lahat yun applicable kahit sino kung gusto mag-aral talaga sa akin. Nasa inyo yun, bahala ay sa buhay nyo. Kung gusto nyo mag-avail o hindi, is either way, meron akong early signal o early warnings, whatever. Pag nagtanong sa akin, wag na mag-a-avail nang hindi naman nagbabasa, nang hindi mo lubos at nang hindi mo naintindihan ng tunay ang iyong sanang gustong i-avail. Wag na wag. Parang awas sa sarili. Magbasa, wag maging tamad. Mag-value ng time. Basahin mo muna ang aking webinar ads. Dapat tunay at lubos mong naiintindihan at nauunawaan kung ano man yung nais mo sanang i-avail, which is my fucking webinar. Nako, laging ganun. I don't have to fucking please or beg nobody. Laging ganun. Gano'ng katagal na yon? Ilan taon na. I don't fucking please or beg any fucking person para mag-avail ng aking seminar, ng aking training, ng aking ebook, ng whatever shit na offer ko. Na-guess nyo? So ngayon, binigyan ko lang kayo ng some kind of idea of value na kesyo. Kung ganito yung tuition fee, maliit o malaki, ay, ganun pala yun. Walang malaking tuition fee at walang malaking tuition fee. Kasi ang mas malaki doon, yung ating katangahan, kababohan. Walang maliit na tuition fee, walang malaking tuition fee, kundi may malaking stupidity nangyayari dito sa ating kaisipan at emosyon. Dapat marunong talaga tayo mag-value ng time. Nakikita nyo ba at nabasa nyo ba yung recent post ko kanina na kesyo, first and second conscious of mind? Nakikita nyo yan. Ang tanong, lahat ba ng tao alam yon? Lahat ba ng tao aware doon? Lahat nga ba mismo ng tao gumagamit doon? Ako personally, yun ang ginagamit ko. Paano ko ginagawa? Ano yung meditation na nangyayari na kaso? First and second conscious of mind. Na-guess nyo? Paano ginagawa? At tulad nito, matutulog ako ngayon. Alam ko na agad kung ano yung i-off ko at yung i-on kong conscious of mind. Na-guess nyo? Ay, nako. Parang awas sa sarili, mag-value ng time at magandang yaman sa inyo lahat at super gandang lalaki ko sa inyo lahat. Sige, bahala kayo sa buhay niyo. Butay na matulog na tayo!